magandang araw sa inyo guys. So ang title ng video natin ngayon ay 4 items that I recommend you buy online. So mga airsoft fans, papakitaan ngayon natin kayo ng 4 na unit. 4 na mga gandang unit na high quality at maganda ang presyo. Bali high quality sa low budget price. Bali sa ibang video, ipapakita naman natin yung mga mas magagandang unit naman na mas expensive. Pero ito mga mamura lang at maganda quality pasok sa budget. Meron tayo dito 4 na units. Bali, i-compare muna natin siya sa normal na pellet gun na mabibili natin. Bali, ito isang example to. Ganito yung mga normal na pellet gun na may kita natin sa mga bangketa. Ito ay ano lang, full plastic lang na unit. Tapos wala pa itong mga features eh. Bali, itatest natin siya. Itatest natin yung per power nito sa mga units na meron tayo dito. Sa mga i-recommend ko sa inyo. Testing natin. Bali, mga ganito, ang presyo nito siguro sa mga bangketa, nag-range ito from mga 50 pesos to 100 pesos. Mura lang siya, mga low quality. So ito, walang magazine to. Fixed to eh. Ang bala nilalagay lang dito sa ibabaw. So shoot lang natin yung bala. Bali dito mas siya ikakasa gamit silencer. Bali dito. Kasi mamurahin type lang naman to eh. Yung tapos testing natin dito ngayon sa karton. Try natin siya dito. Pero since ang ganitong unit medyo mahina pa to, so tingin ko baka hindi siya tatagos. Baka tatalbog lang. Estimate natin. Try natin. 1, 2, 3, go! Okay, so ito siya. Nagkaroon ng konting dents. Tumalbog lang yung bala. Pakita natin. So usually, ganyan lang ang power ng normal na pellet gun. Yan, okay, balikan natin. So timpangin na natin, ano bang weight nito? Ang weight ng normal na unit ay nasa gitna lang siya ng 50 sa 100. So mga nasa 75 grams ang timbang niya. Para may ipasihan tayo, bali ito ang normal na unit na pambata. At ang i-recommend ko sa inyo. Start tayo sa unang unit na i-recommend ko sa inyo. So, pakita natin sa camera. So, ito yung nakasulat. Bali, ano siya? Caliber 45. Pero ang model talaga niya to is 5.1 kasi high kappa siya eh. So pag sinabing high kappa, ito yung medyo malaki yung case ng magazine niya. So ano ba mga features meron to? One ang tinitingnan na features is safety lock. So meron siya dito. Ito yung safety lock na tinatawag. Safety pin, ito yung inaangat para hindi siya makasa. So wala siyang safety pin. Ang hammer niya ay fixed. Bali, ang unit na to, mabibili natin sa halagang 200 pesos. 200 to. Okay, timbangin natin siya. So yung kanina, full plastic. Itong unit na to, mabibigat to. Sa halagang 200 pesos, makakabili ka na ng mga semi-metal na unit. O tingnan nyo, kumpara dun sa una, ang bigat niya. O. Yung kanina, 75 grams lang ito. 250 grams. Bali, halos times 4 na yung bigat niya. Okay, ang sunod natin ay test fire. Ang inaalok sa mga bangketa, ganito mga nasa 100 pesos, dagdag ka na lang ng konti. Mas magandang unit na yung mabibili natin. Kasi alam ko, ang mga ganyang semi-metal na unit, mas malakas ang spring niyan. Eh. So, okay, try ka natin. Bata dito sa kabilang side. 1, 2, 3, go! Saan siya? Ito ba yun? Yan. O, diba? Bali, bumabaon siya. Papakita natin sa camera. Bali, yung kanina, tatalbog lang. Itong unit na to, bali, bumabaon siya ngayon. Okay, next unit naman tayo. Bali, ito ay 1911 design. Bali, safety lock meron. Ito sa camera, ito siya, yung kulay puti. Safety pin, ito siya. Meron siya. Tapos, hammer. Okay, movable hammer siya. Okay, tibangin natin. Itong unit na to ay mabibili sa halaga 250 pesos. So, hindi siya nagkakalayo. Nasa 250 grams din. Okay, test fire natin. Hindi siguro, kaya mas mahal to dahil sa mga features. Kasi yung unang unit na pinakita natin, yung 5.1. Wala siyang features tulad ng movable hammer.
1, 2, 3, go! Isang banda. Pumasok sa loob. Pumasok sa loob. Okay. Ito yung bala niya sa loob. Ito na yung bala niya sa loob. Oh. So, pakita natin. So, pakita naman, tumagos siya. Okay. Mag-sira na pa tayo. Bali, ayun. Mas mahal lang ng konti kumpara dito. Dagdag ng 50 pesos. Pero, mas malakas. At mas maraming features. Okay. Sunod na yun eh. Ang model nito ay M92. Bali ano to, Beretta yung design niya. Check natin ang features. Wala siyang safety pin. Safety lock, wala. Oh, pero magalaw yung hammer niya, movable. Bali ito yung features niya, movable hammer. Okay, timbangin natin. Ito ay mabibili sa halagang 300 pesos. Bali 250 grams din. Semi-metal siya. Okay, test fire natin. 1, 2, 3, go! Pang try. Bali, mamaya tuturuan namin kayo. Kung gusto niya makabili ng yun, ituturuan namin paano kayo makakabili niya. 1, 2, 3, go! Bali, saan? Iwan ka. Bali, pumapaon siya. Pero hindi niya kayang tumagos. Bali, siguro ang nagpamahal sa unit na to, yung design. Kasi maganda design niya eh. Tapos actual size siya, malaki siya. Kumpara dito sa isang 1911, mas maliit. So medyo realistic siya. Okay, nagsunit tayo. Last unit ay Q1. Bali, ang design niya ay Glock. Glock yan. Bali, ang mga features niya ay... Ang features niya ay... Bali, walang hammer ang Glock eh. Kasi sinabing Glock, wala talagang hammer. Safety lock, meron siya. Ito, safety lock to eh. Safety pin, meron din safety pin. Pala ito ay mabibili sa halagang 400 pesos. Okay, timbangin natin. 150 grams, mas magaan siya. Okay, test fire natin. Isa sa features na nagpamahal naman dito, kaya siya 400. Yung safety lock niya ay automatic. So, may part siyang automatic. May isang bala dito. Ang style kasi nito, tuwing nauubusan siya ng bala sa magazine, naglalock siya. Try natin kung magana ang lock niya. 1, 2, 3, go! Tagos sa loob. Oh, tagos sa loob. Yun. Yun, yun ang lock niya. Pag nauubusan siya ng bala, naglalock siya yung parang mga gas operated na yun. Tapos pinutin mo yung safety lock para bumalik. Price nito ay 400, pero malakas naman per power niya. Kahit mas magaan siya, mas malakas, saka may additional features na wala yung iba. Yan lang guys for this video. Kung gusto nyo maka-order nito, bali, tuturuan namin kayo. Lalagyan namin ang instructions yan para maka-order din kayo. That's all. Like and subscribe.